Hello guys, ngayon gagawa ako ng healthy snack, malunggay cheese pandesal. Masarap siya, maraming benefits yung malunggay, pwede sa napabreast ng mga nanay kasi pamparami ng gatas. Thank you for watching, hanggang sa dulo guys. Ito na, tingnan nyo hanggang sa dulo. Ito yung ingredients. Flour. Butter. Yan ang butter kong ginagamit dito sa Qatar. 1 liter ang unit yun. 1 kilo pala yun. Tsaka 1 cup milk, 1 egg, 1 cup malunggay, tsaka 1 half sugar. Tsaka yan ang cheese na pang filling natin mamaya. Maganda yung bika, cheddar cheese kasi. Masarap. Yun ang yeast na gamit ko. Tsaka yung breadcrumbs mamaya. Tingnan nyo guys, hanggang sa dulo, doon sa gitna mayroon akong video na binigay ko na yung ilang mga measurement ng ingredients. Tingnan nyo lang guys. Kung gusto nyo, pwede kayong gumawa nito kung may oven kayo sa bahay. Masarap siyang pampalusog at pampahealthing snacks sa pamilya. Pwede din to sa mga nag-breastfeed mama kasi makaboost yan ng milk production. Thank you for watching guys. Hanggang sa dulo, tingnan nyo. Gagawin ko na una ang 1 egg. Tapos ilagay yung pwedeng melted na butter. Pwede din yung malamot-lambot na yung butter ko kaya hindi ko na minimilk. Mas madali kung i-melt ninyo. Mix lang yung egg at saka yung egg at saka butter. Tapos i-add nyo yung sugar. 1 half sugar yan para matamis-tamis. Gusto ko medyo matamis-tamis. Gusto din ni ate yung nag-order ng matamis-tamis. Mix lang yan.
yung milk. Yung flour, i-add niyo yung flour. Andyan na din yung 1/2 teaspoon salt at saka 2 tablespoon yeast ang gamit ko dyan. Ayan, mix lang natin yan. Tapos, ubusin na yung gatas, i-mix lang sa dough na natin yan. Pag-mix nyan, i-dough ng 15 to 20 minutes para malambot talaga ang dough ng bread. Manual lang ako guys, hindi ako nagamit ng unmixing. Wala akong pang bread na unmixer. Mayroon ako pang cake yung maliit, handy, unmixer. Pag gusto ko yung manual, konti lang naman yung ko ginagawa. Pero pag marami na, hindi pwede kasi nakakapagod din siya. Sakit sa baga. Idudunan siya.
matigas-tigas video dumikit lagyan ng flour konti lang sprinkle malunggay guys 1/2 cup i-chop lang natin yan para ano hindi siya buo ba mabilis lang siyang dumikit sa ano sa dough natin kaya i-chop lang natin hindi naman fine chop yan ganyan lang natin sa dough natin saka i-knead lang natin siya hanggat ma will distribute yung malunggay sa dough natin ganyan, tingnan nyo guys dikit-dikit po lagyan ng konting flour dikit-dikit po
na lambot na siya. Kailangan siyang rest for 1 hour before natin hati-hatiin pabilog. Then, we cover a white cloth or cling wrap. Yan ang gamit sa cling wrap dito. Rest for 1 hour. Para tutubo pa siya. Ayan na. Punch out natin yung gas. Hindi siya masyadong ano. Pinatubo ko yan 45 minutes lang. Tapos doon ko ni in-adjust sa pagkatapos niyang bilog ng pagkatapos ko nalagyan ng cheese. Doon ko na dinagdagan ng ano, hour sa rest para patubo siya. Ayan na siya. 50 grams ang ano piece niyan. Tinimbang ko para kung magkano. O ano kalaki. Para pare-pareho, kailangan timbang kasi order to eh. Para pantay-pantay. Para kung pang-snack lang sa bahay niyo gawin niyo, pwede na chan-chan na lang yung size at laki. Yan, order yan ang ginawa ko. Kaya kailangan kong timbangin. 50 grams ang ginawa ko. Tapos, sabi ko, uy, para, kasi sa 3 cups ko, kailangan ka-20 ako. Ni-adjust ko 49, depende sa inyo. 49 grams, 50 grams, ganun.
another recipe yan. Malungay cheese pandesal. Ito yung para sa double flour 3 cups. Para mahaba yung video ko. Yung cheese na gamitin ko mamaya. Another recipe yan. Filling. Dinugtong ko na lang dito. Para mahaba-haba yung cups sa butter. Melted butter. 1/4 cup sugar. Ito yung 2 tablespoon. Ano? Yeast. 1 cup milk. Saka ito yung extra para sa 3 tablespoon butter. At saka malunggay. Chachap ko pa to siya. Saka ito yung breadcrumbs para mamaya. Ayan. Huli yan sila. Ngayon, umpisahan ko na yung paggawa. Kung paano tuturuan ko. Pakita ko sa inyo kung paano gagawin tong cheesy pandesal ko. Kasi yung nagbo-bloom na yung yeast ko. Ayan. Pwede na. Pag ganito na yung ano yeast, pwede na siya. Okay. Ito na yung bowl ko. Yeah.
kumain na natin. Kailangan na siya inid. Ininid siya up to 10 to 15 minutes hanggang marumbot siya. Tsaka natin ilagay yung malungkay. Tugas ko siya ng 2 tablespoon butter. So, mas pagpa. Chicken to sa bread na malambot siya. At ito yung pang malambot siya. Pakinis. Thank you.
Ganun lang to siya, hindi na wrap. Wrap na siya. Bukas may global walk kami sa CFC. May madala kami pagkain. Bread. Si babalik kami doon sa yung family beach. Doon yung mga global walk sa ano ko CFC. Mahirap na yan bumili na. Huwag ko kung may mabili doon umaga pa eh. Alasize ng umaga. Close pa yung tindahan doon. Kain kami. Kinis-kinis na. Finish na siya. Energy nito ano needin din kaya kung mga bakery na ito yung mga magmamasa yung heavy duty na ano kasi kapagod yung pagmamala kung marami yung gagawin mas matagal siya kung habang kumain sa ano video ko yung pang-bread na hindi ko na mixer bilis lang 10 minutes kinis-kinis na yun ito lang ba pa ako lang pa
Skinis na siya. Kapagod din guys. Pwede na ito siya. Tapos ilagay ko yung malunggay. Fresh malunggay ang ilagay ko. Ito, 1 cup siya. Tapos ang malunggay ko siya. Thank you.
issues. Pin hours na ito, 1 hour din after, bibigyan din natin after 1 hour, so 2 hours baka pupin ito. After nito, proof natin, 1 hour. Thank you.
ito 20 minutes. Wait natin kasi parang tigas-tigas pa. Natin siya 1 hour bago natin ilogin at lagyan natin ng chidar.
siya. Proofing for 1 hour. Prepare ko ngayon itong slice para sa filling. Usually 16, 20, hindi na pala matakulo kung hindi ginawa ko dati 50 grams. So, 18 po. Ready na siya. Hintayin lang natin to. Proofing. Feeling. Ito na siya, naghintay na ako mo proofing. 1 hour. Check na natin. Saan natin ang gas? Ayan, tumutubo na siya. Ayan. Natin ay divide natin siya. Palagyan natin cheese at saka kasi proofing pa to siya uli. Proofing 1 hour. Ilugin ko lang siya, hati-hatiin. Ayan. Yung naginta ko nito, 50 grams. Ngayon pang snack lang namin. Chansahin ko na lang to siya. Kailangan timbangin para pareho ang kalaki. Ang laki timbang niya. Pero na-chantra ko to 50 grams na sa ano siya 20 pesos sa tatlong cups. 16 para ang laki-laki. Ayan.
paligid. Ayan, malambot na siya. Tumumbo na siya. Lagyan natin ng cheese. Ayan. So, baka ilugin natin ulit. Ito na, guys. Yung nagawa ko. Ayan. Lagyan natin ng cheese at breadcrumbs. I-proofing uli 40 to 1 hour. So, ayan yung cheese ito. Balang yung cheese na. Ayan. Ganyan. Ayan. Siya patubuin pa siya uli. Nilagyan ko ng cheese. Bilugin lang siya. Maganon. Maganda yung ganon. Sa ilalim yung marangat. Ayan. Breadcrumbs. Yan guys, kung paano ninyo gagawin. Tingnan nyo paano ko ginawa. Yun. Malaki pa to siya kasi dapat 16 to 20 ang magawa nito eh. Malaki. Malaki yung magawa. Ayan. Pag-alungin na. Ganito. Ayan. Masyari na bilog. Ito, lagyan natin ang cheese. Bilog. Kailangan pa to i-proofing 1 hour, 40 to 1 hour again para tutubo pa siya. Tubo pa niya. Ito masyado. Oops. Jeez. Ayan. Ayan.
Thank you.
Breadcrumbs. Na inanutin yung bang sigakainin lang naman namin to. Pero yung last time, itimbang ako 50 grams each ano. Para pareho ang laki. Healthy pang snacks siya guys. Pwede na din yung ano. Pang kape. Yung nanagatas. Pang snacks. Kasi may malunggay siya. Alam niyo yung benefits ng malunggay. Maraming benefits ng malunggay guys. Guys, tapos na din ako. Papatulog ko pala ng anak ko. Hindi natulog, maghintay sa akin. Mga batuta. Hinihintay ako. Pag may mga bata, yung mga gagawin ko mahuhuli. Kasi nauuna sila eh. Magawa yung bahay pa. Okay ka na to. Yan ang last. Ayan. Yan lang guys, ang paglagay ng cheese. Human ako sa mga Cebuano. Muna ang akong Malungay Cheese Pandesal. Ito na ipatubo og isang oras. Proofing natin to isang oras uli bago natin i-bake. So, before ka mag-bake, i-preheat oven muna para maganda yung tubo ng bread mo. Maya, pakita ko sa inyo to guys kung tumutubo na siya bago natin i-bake. Dinis to siya. Hindi mo natin cling wrap. Ito na lang siya. Tela. Try na natin. Yan na. Ito na siya. Cover ko ng white cloth after na bilog. Meron ng cheese at saka breadcrumbs. Yan. Cover ko ng clothes at rest 1 hour. 45 to 1 hour. Hindi kung tutubo na siya, pwede na siya lagay. Kasi kung masubraan naman, mga may ngamoy na yung yeast
Iba na ang lasa. Parang maasim-asim na siya. Thank you for watching, guys. Yan na. Re-bake ko na siya, guys. Tumutubo na. Ayan. Ayan. Luto na siya. Yung bread ko. Ayan. Ayan na. Luto na siya. Ayan. Ayan. Ini-bake ko yan. Ayan na. Matubo na siya. 15 to 20 minutes lang yan. Bilis lang yan maluto. Ayan na. Ito na, guys. Luto na siya. Tingnan ninyo, guys, yan sa hanggang sa dulo. Yung mga picture dyan na mga makita nyo mga bread, mga order ko yan. Thank you for watching, guys. Pwede ninyo i-try yan sa bahay kung may oven kayo. I-try ninyo kahit pang snack lang. Baka gustuhan ninyo. Tapos i-share ninyo doon sa kilala nyo. Mahilig sa bread. Ayan. Magka-business kayo na pakunti-kunti lang. Ikita din pakunti-kunti. Ito na, guys. Luto na siya. Kain na tayo. Alam ko maraming order nito kasi malunggay cheese pandesal siya. Healthy food siya kasi may malunggay na kahit yung mga batang hindi na kumakain ng gulay. Tapos, ano, nutritious snack sa bahay. At saka yung mga nag-breastfeed na mga kilala nyo, pwede ninyong opera nito kasi may malunggay siya, pang boost siya sa ano, milk production. Pampadami ng gatas din yung malunggay. So, pwede yan sa mga nanay na nagpa-breastfeed.